Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga cute na puppies ng mga delikadong aso. Madalas ang mga asong ito ay pinanggigigilan at kinatatakutan dahil sa kanilang masamang reputasyon. Ang hindi alam ng marami, ito ang mga dog breed na may pinaka-cute at pinaka-huggable na puppies. Kaya kung gusto mong malusaw sa cuteness overload ng mga tutang ito, tara na at umpisahan na natin. Number 1, American Pitbull Terrier. Sa kanilang makapal na nguso at puppy dog eye, siguradong mapupukaw ang atensyon ng sinumang mahilig sa aso. Ang cute! Parang anak ng daga! Ang isang buwang taong gulang na American Pitbull ay may timbang na 2 kilo at 1 tonelada ng kakyutan. Personally, hindi ako mahilig sa Pitbull pero sobra akong nakukyutan sa kanilang tuta. Kung tutuusin, ang lahi ng American Pitbull ay isa sa pinakadelikadong aso. Sila ay unpredictable at mahirap basahin ang behavior. Kaya naman may tendency itong mangagat ng tao, lalo na kung hindi nila ito kilala. Kapag nagalit ang Pitbull, tumakbo ka na. Mahirap kasing labanan ng puwersa ng mga asong ito. Kaya naman ang Pitbull ay hindi recommended sa mga tao na walang malawak na experience sa pag-aalaga ng aso. Bago pa tayo magpatuloy sa ating listahan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa Free Thinking Pinoy Channel, now is the right time to subscribe! Ang FTP channel kasi ay ang educational YouTube channel na dedicated sa mga animal lovers. Kaya, subscribe na! Number 2, Dogo Argentino. Ang puting tuta na ito ay nag-originate pa sa Argentina. Obvious naman, di ba? Dito sa Pilipinas, hindi ka makakakita ng ganitong ka-cute na aso. Ipinagbabawal kasi ang pagbebenta nito sa ating bansa. Sayang naman dahil sa cute nilang mukha, siguradong mabubudol ka at mapapabili ng ganito ka-cute na aso. Kung wala kang ganitong aso, okay lang. Ito ay dahil sa sobrang tapang ng mga aso na to na maski ikaw na may-ari ay takot lumapit. Just to give you an idea kung gaano katapang ang mga Dogo Argentino, kilala itong lumalaban at pumapatay ng mountain lion. Yup, mountain lion. Ayon sa mga nakapag-alaga na ng Dogo Argentino, mabait naman ito sa mga tao. Sadyang mainit lang ang ulo sa ibang hayop. Kaya kung may alaga kang pusa sa bahay, mukhang hindi ito ang breed ng aso para sa'yo. Number 3, Japanese Tosa Inu. Ito ang aso na siguradong magpapaligaya ng araw mo, lalo na ngayong pandemic. Aww, ang cute! Ang mga Tosa Inu ay kilala bilang matapat at maaruga sa kanilang mga amo. 4 na breed ng aso ang pinagsama-sama upang mabuo ang lahi ng mga Tosa Inu. Yun nga lang, sa likod ng kanilang maamong mukha, meron silang dark history. Dito sa Japan, legal ang dog fighting at tanggap ito ng kanilang kultura. Ang mga Tosa Inu ay binreed sa Japan upang gawing mandirigma o fighting dog. In short, ang lahi ng Tosa Inu ay binuo bilang isang killing machine. Yung nakikita mong octagon ring, diyan nagaganap ang madugong sagupaan ng mga fighting dog. Dahil sa ganitong kultura, lumalaking matapang at agresibo ang mga Tosa Inu. Dahil sa killer instinct ng mga asong ito, ipinagbabawal sa maraming bansa ang pag-aalaga at pagbebenta ng mga aso na to. Number 4, Siberian Husky. Sa ganda at personality ng mga husky, siguradong maraming dog owner ang obsessed sa breed ng aso na to. Plus factor pa ang kanilang mukha na aakalain mong wolf. Matalino ang breed ng mga husky at palaging may oras para makipaglaro sa kanilang amo. Gayunpaman, kasama sila sa ating listahan ng delikadong aso dahil sa dami ng aksidente na may iuugnay sa mga husky. Kada taon, may 300 cases ng pag-atake sa tao ang naitatala sa lahi ng mga Siberian Husky. Kung tutuusin, lahat naman ng aso ay delikado kung hindi ka marunong tumansya sa ugali nito. Pero dahil sa ang mga husky ay malaking aso, siguradong ospital ang bagsak mo pag pinanggigilan ka ng mga asong ito. Number 5, Rottweiler. Ito na siguro ang pinakapaborito kong puppy sa ating listahan. Sa sobrang cute ng mga puppies, siguradong uubusin mo ang buong day off sa pakikipaglaro sa kanila.
Yun nga lang, isa ito sa pinakamahal na tuta na nagkakahalaga ng tumataginting na 25,000 pesos. Kung katulad mo ko na walang pambili, i-enjoy na lang natin ang kanilang kakitaan sa video. Ang cute! Ang sarap ikis! Kasama sila sa ating listahan ng delikadong aso dahil ang mga Rottweiler ay matapang at agresibo kung hindi responsable ang taong nagpalaki sa kanila. Matatanda ang noong Hunyo, isinugod sa ospital ang dalagita sa Cebu matapos itong atakihin ng dalawang Rottweiler. Kaya naman maski sa pelikula, Rottweiler ang aso na alaga ng mga kontrabida. Last sa ating listahan ay ang Neapolitan Mastiff. Sa unang tingin, aakalain mong nalulusaw ang kanilang balat o para bang hinihila ng gravity ang kanilang mukha. Pero okay lang yan, yan pa nga ang dahilan kung bakit sila naging extra special. Tingnan mo, ang daming wrinkles! Gaya ng ibang dog breed sa ating listahan, classified bilang dangerous ang lahi ng mga Neapolitan Mastiff. Kaya kasi nitong lumaki ng 3 feet at bumigat ng 70 kilos. Napakalaki ng aso na to kaya kapag inatake ka ng Mastiff, siguradong no match ka sa lakas nito. Dahil dyan, maraming bansa ang ipinagbawal ang pag-aalaga ng Neapolitan Mastiff at bawal din itong igala sa public spaces gaya ng park at shopping malls. Kung tutuusin, napakabait ng Mastiff at hindi nila deserve na katakutan ng mga tao. Ang mga aso sa ating listahan ay delikado lamang sa tuwing napupunta sila sa kamay ng mga irresponsibleng dog owner. Kaya sana ay maging responsable tayong pet owner at ituring ang ating mga pets bilang miyembro ng ating pamilya. Ngayon, andito na tayo sa shoutout portion ng video. Hello kay Azumi Tabo, Yet and Family, Kurt Huxley Sotero, Rain Rivera, Jonic De La Serna, Glowy John De Guzman, Moon Ashley, at Junde Katropang Lagaan. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!